Ayan, hello, magandang araw. So, ito ulit yung same problem pa din as the previous video, which is yung problem is two-member truss na may forces applied sa node 1, as we can see, na 12 kN to the right and 12 kips to the right and 20 kips pababa. Then 10 feet yung kanyang dimension, which is symmetrical, so 5 feet 5 feet. So ngayon different approach naman. So kanina ang approach natin is Python computer programming, ngayon naman gagamit tayo ng mas ginagamit ng mga ordinaryong tao, MS Excel. So meron na ako nagawa actually, so matagal na to, so ito na. So nakikita natin na yung naging sagot nung nagawa ko itong kulay dilaw is 0.067 inches and negative 0.02 and ito yung reaction. So, kung titignan natin dun sa nagawa ko, consistent. So, tama. So, tama siya. Pero, paano natin ito gagawin? Ano yung mga implementations natin para magawa natin? So, gagawa ako ng bagong sheet in the same, ano na to, same file na to. So, yan. So, ipipaste ko lang siya. So, unang step, pangalanan yung node, which is meron na. Pangalanan yung member, which is meron na. Yung axis, imagine na lang natin na merong axis 1, 2 sa node 1, 3, 4 sa node 2, and 5, 6 sa 3. So, dito sa gilid, so, medyo gaga tayo from scratch. Member 1, this is for member 1. For member 1, this is step number 4 na actually. So, for member 1, step number 4. Okay? Pero pwede naman alisin na rin yan. Okay? So, all of them or all of those itong lahat ng ito is typical. So, initialize natin siya as A equals and E equals. So, lagay ko siya dito. Area is 6 inches. So, inch or square inch. Then, dito naman ay 10,000 kips square inches. Okay? So, typical lang yan. Ang gagawin kong susunod na gagawin, i-click ko tong cell na to. Then, tong sa left side, upper left, mapapansin nyo, lalagay ko A, then enter. Then, ganun din, E, and enter. Anong ibig sabihin nun? So, every time na Y, na gagawa ko ng formula, so equals A, then lalabas ang 6. Then, every time I will input E directly, lalabas yung 10,000. So, ganyan siya. So, mapapadali yung paggawa natin ng member matrix. So, ganyan siya. Medyo name management lang siya. So, kesa naman mag-equals tayo dyan, tapos equal natin doon. So, medyo hassle siya. So, may isang mas madaling paraan yan. Then, next, yung length naman nila, since typical din naman din. Okay? Katulad ng ginawa natin sa Python kanina. So, kukonvert na natin siya. So, S square root equals muna, equals square root ng 1,120 squared, oops, plus 60 squared, naka inches na siya. So yun yung length nila pareho, this is in inches. Ngayon yung x ng member 1 and yung y ng member 1 will be ano ba yung x nito? So 60 inches or 5 feet or 60 inches divided by neto. Or pwede rin natin pala talaga ng length. Yan. So, magiging 60 divided by length. And we know that it should be negative. Kasi nga, near node natin to. Okay? Then, so y, ganun din. So, negative 120 over L. So, yun siya. Then, creating. So, maglalagay lang ako ng konting arte dito. So, Q1, Q2, Q3, and Q4. Ito yung kanyang, bigyan ko lang ng ganyan. Or, huwag na siguro. Then, this is Q1, Q3, Q4. Bigyan ko lang ng konting design. Para madali natin maintindihan. Then, next. Dito, so, alam natin na dapat meron tayong 4x4 matrix. So, this is X times X. This should be
x times y, this should be x times y din, and ito naman ay y times y. Okay? So, mangyari, ito is negative lang neto. Then, itadrag lang natin siya pa ganyan. Medyo matrabaho lang. Kasi ulit-ulitin natin ito ng maraming beses. Nakalimutan ko mag-negative. Ganyan siya. Then, ito naman, equals siya directly neto. Okay? Then, nakalimutan natin pang i-multiply C A times E divided by L. Okay lang yan, kahit small letter, times yung neto. Then, makikita natin ang ganyan. Ganyan siya. So, ito yung member matrix na nakamultiply na. Sa baba, ito. Nakamultiply na yung AE over L. So, this is for member 1. Okay, lagyan natin ang kulay para makita natin. So, merge. Yan. This is for member 1. For member 2, gagawin ko, kukopyahin ko lang siya kasi syempre uulitin mo lang eh. Excel tayo, di tayo nagpo-programming. So, kukopyahin ulit siya. So, this will be for member 2. Ngayon, pinagkaiba naman niya is yung x ay positive and yung y ay negative pa rin. So, basically, parang pareho lang siya. So, to Q1, Q2 pa din kasi yun yung near node. Ito, sa bandang kaliwa. Then yung Q3, Q4, ay iba na. Q5 at Q6. Okay? So, mababago na rin siya. So, madali lang siya. So, lalagyan natin siya ng number 3, 4. Then, copy. Right click. Pivot. Then, 1, 2, 5, 6. Copy. Pivot. Yan. Ngayon, so this would be, tapos na tayo, ayan na siya, ganyan lang yung nagawa natin. So check, tignan natin yung program. So ito yung sagot natin kanina. Then tignan natin yung program natin. So ito siya. Yun, pareho siya basically. Kahawig na kahawig niya. Okay, medyo maganda lang tignan talaga pag nag-excel kumpara sa programming. Although, mas madali kapag nag-pro-programming. Sa ngayon, sa Excel, madali lang siyang gawin kasi dalawa lang yung members. Eh, paano kung 7 members yan? Paano kung 5 members? Magka-copy-paste ka pa ba? Magtsatsaga ka pa ba? Siyempre, hindi na. So, mas maganda pa rin na marunong tayong mag-computer program. Or at least, kahit Python lang. Pwede na yun. Okay? So, now, let's proceed for the next step. Ang next step natin ngayon is to generate a general global matrix. Okay? Kung saan pagsasamasamay na natin sila. So, which is Q1, Q2, Q3, Q4, and Q6 pa. Okay? So, 6. So, lagyan natin ang arte. Okay? So, 6 by 6 siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, basically, yun yung pupunan natin. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copy. Right click. Copy mode. Yeah. So, ngayon, syempre, alam natin na kung saan yung 1 by 1 by 2 by 2. So, medyo mabusisi lang kasi gagawin natin itong 1 by 1 equals dito, which is plus dito din. Okay? Then, ito plus dito. Ito naman plus dito kasi nag-intersect sila. Okay? Then, ito plus dito. Parang ganyan. Anyway, so, sa ginawa natin kasi last time, so, yung ginawa natin sa program, ganito ginawa natin. 2, 3, 4, 5, 6. Pivot. Ganito ginawa natin sa program, no? So, medyo teka lang, maraming preparasyon na kailangan natin gawin. Dito natin lagay sa baba. Ayan. Ganyan. So, ginawa natin, since ito ay located sa 1, 1, or parang kumbaga ganito mangyari. Yan. Then the rest would be 0. Kasi wala naman siya, hindi naman siya located doon. Okay? Yan. Ganyan siya. Ayun yung ginawa natin. Enlarge. Enlarging matrix. Ngayon, dito naman sa pangalawang matrix, na ginawa natin is, siyempre, ito pa din yun.
column row 1, 2, and column 1, 2. While dito naman is, sorry, not pala ito. Yan. Then ito naman is ito. Kasi row 5, 6, column 1, 2. Then row 1, 2, column 5, 6, di ba? Kung mapapansin nyo, kung ano yung designation nila, dun mo sa dila sila dapat ilalagay. Which is, kung titignan natin ulit, mamaya, tignan natin sa Python. Okay? Ganyan siya. Okay? Sa Python, so, ito yung ginawa natin sa Python, pinalaki natin siya, or in-enlarge natin siya, kaya gumawa tayo ng definition. So, kung titignan natin dito, so yun yung nangyari nga. Ito yung para sa member 1, ito yung para sa member 2. Ah, diba? Kaparehong-kapareho niya. Okay? So ngayon, maganda talaga nagpo-programming kasi kapag nag-Excel ka eh, uulit-ulit mo siya, gagawin siya. At hindi naman to applicable din sa 3-member truss. Hindi naman din to applicable sa 4-member truss. So, pinapakita lang natin visually. So ngayon, para mapadali rin to, so gagawin natin ito plus ito. Then, drag mo siyang ganyan. Drag mo siyang papunta doon. Then, voila. Meron ka ng general global matrix. So, this is your general global matrix. Okay? So, ganyan natin ang konting arte. Yan. So, next. Anong next step natin? Reduced global matrix. Okay? So, meron tayong reduced global matrix. Yan. Reduced global matrix. Basically, ito pa rin naman yun. Ganyan siya. So, ang kailangan natin, ngayon, mapapatignan natin siya, no? Pag tinignan natin yung forces natin. So, this is 1, 2. Axis 1, 2. Axis 3, 4. Axis 5, 6. 3, 4, 5, 6. Yung delta nila is always 0. So, ibig sabihin na, the same way na ginawa natin sa lecture, is yung lahat ng row columns na to, every time na gagawin natin yun, alam natin na siya ay 0 pa din. Sige sabihin na kailangan lang natin ito. So, yun na nga. Yun yung gagawin natin. So, 1 and 2. So, equals to dito. Equals to dyan. Okay? So, ito na yung reduced matrix natin. Which is, kung titignan ulit natin sa program, ito siya, yung reduced matrix natin. Okay? Which is, kapareho. Okay? Then, of next step, or second to the last step ng analysis natin, augmentation of matrix. Okay? Kung saan, pag-iwalay, bubukod-bukod din natin naman sila. Okay? Pinagbubukod-bukod natin yung mga known and yung mga unknown. Okay? Ngayon, ang unknown, ito. Ito naman yung mga unknowns, yung mga reactions, kumbaga. And ito naman yung mga known. So, ibig sabihin nun, yung augmented matrix 1. Okay? Augmented matrix 1 natin ay ito. So, Q1 and Q2. Which is may value. Mamaya tignan natin. Then, ito naman equals dito sa values na to. Then, syempre, pag may inhiniwalay ka, may mabubukod. So, Q3, Q4, Q5, and Q6. Yan siya. So, equals lang siya dyan. Yan. So, meron tayong dalawang augmented matrix. Okay? Easy lang natin. So, ito na siya. Now, huling part, solving. Okay? Ito na yung huling part natin. Isosolve na natin siya. Okay? Oh, sorry. Ibang dapat pare-pareho kulay. Yan. Solving. So, in solving, kailangan natin makuha yung mga delta 1. Or delta 1, delta 2. Okay? Yung Q1 and Q2, alam natin na sa Q1, kung tignan natin yung problem, Q1 is positive 12, and Q2 is negative 20. So, 12 and negative 20. So, yun yung mga values niya. So, para ma-solve natin yung delta, which is ito yung value na yun,
Yan. So, lalagay ko siya highlight equals matrix multiply matrix inverse of ito. Then, ito. Okay? Then, control, shift, enter. Yan yun na. Meron ka ng sagot. The next reactions, reaction of 3, or pwede natin copy ito. Q1, Q3. Tanggalin natin yung ano. Tatagalin ko lang yung borderline kasi lalagyan ko siya ng equal. Okay. So, ngayon ito, highlight ulit natin, equals to matrix multiply ng matrix na to with yung sagot na to, then control shift enter. Yan, nakita natin na ito yung mga reaction at very very the same nung naging sagot natin dito using Python. Okay? So for more information kung paano natin to implement sa Python, so panoorin niyo na lang ulit siguro yung nakaraang video and insha. Okay? So zoom out natin. So yung mga basic steps. So una, you should first name nodes, name members, axes, then create member matrix, global matrix, reduce the global matrix, augment the matrix, syempre hiwa-hiwalayin mo siya, and then last step is solving the matrix. So yun siya. Okay? Very same lang. Okay, so thank you. So magandang araw.